Ito po mga kalinis ay yung file cap number 522 kung saan po ay ongoing po ang welding ng kanilang waller beam. At ayan po ay mag-start po sila ng excavation dito once na nagkaroon na po sila ng test para po dito sa connection o sa building ng kanilang waller beam between sheet piles and waller beam at saka itong struts. Check po nila yan or ongoing po dahil nga po mayroon na po nakikita po ninyo na ano, kulay puti yung markings na yan. Ibig sabihin ay na-check po na. Nagkaroon na po sila ng checking activity dito po sa welding ng kanilang water beam. Sorry mga karilis, nakalimutan ko yung type of welding. Ano po yun, ay, pero i-re-reach ko na lamang po. Dahil sa busy po tayo at hindi po natin na-review yung kanilang type of welding sa yung pinaka-connector po, yung pinaka-connection between struts and waller beam, yung pong may yung dugtungan o yung dalawang dugtungan ng ano ng waller beam, yun po ang kanilang kukuha po sila ng gagawa po sila ng test for yan. But nakalimutan ko lamang po. Sorry po mga karis. Gaya lang na sa amin po mga karilis ay nag-conduct na po sila nung DPT o yung penetration test. Yan po sa dugtungan ng waller beam at saka struts at saka yung dalawang waller beam na itinugtong. So ang tawag po doon sa test na yun ay penetration test kung saan po makikita po natin kung may cracks po yung kanilang welding na ginawa yung dugtungan po ng dalawang waller beam. Yun po may puti na yun na nakikita po ninyo. Yan po. So yan po ang tinis nila nung mga nakaraang araw. At sa ito naman po sa kabila ay siguro within this day ay magkakaroon din po nila ng rehabilitation test sa area ito. Hintayin na lamang po natin mga karilis ng tinis nito. Gaganap. At ito naman po mga karil, yung kanilang waller beam kung saan po ay ginudugtong po nila. Yan po, yan po yung ginagamit nila doon sa pinaka cover dam type. Kung yung napapansin po ninyo kanina, yan po yung waller beam na kinakabit o kanilang ini-install at mini-welding po ron. Mga kailis, nandito po ako sa file cap T5 kung saan po ang gawin yung kanilang structural excavation. Ayan po mga kailis, may napapasin kayo. Dito na lang tayo yung mini back mo para po sa profile hacking. So ito po yung structure dito po sa file cap P5 ito ay cover dam type. At ang size po nito ng ating file cap is 11.7 by 2.5. Square po ito mga karilis. At yan po ang ating activity as of today dito po sa file cap P522. So yan po mga karilis at babalikan po natin ito sa sunod na mga araw kung update po rito.
Mga Kariles, nandito po ako sa Perkop na P522 na kung saan po ang yung kanilang board pile hacking. Kaya rin ito. As of now, mga Kariles, nabalikan po natin na dito po yung ating nakita dito sa Perkop 522 na kung saan po ay ongoing pa rin po ang kanilang board pile hacking. Ayan po, kung napapansin po ninyo, mayroon po mga tao yan na nakasalukuyang nagkoconduct o gumagawa po ng board pile hacking. At for information naman po mga Kariles, ang board pile natin, pile cap water gun type po natin dito ay mayroon pong size ng 11.7 by 11.7 by 2.5 at mayroon po siyang sham na board pile. Ayan po, kung napapansin po ninyo, bibilangin po natin mula dun po sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yan po, sham po na board pile ang mayroon po ang pile cap na yan. At yan po, ongoing pa rin po ang kanilang board pile hacking. Ang ibig po sabihin ng mga ka-release yung board pile hacking, hinahack po nga up to cut-off level po ng ating binding or yung pinakabutong po ng ating pile cap. So as of now, yan po ang ating mga ka-release na mga activity rito at babalikan po natin ito sa sandara. Yan po mga Kariles, at bumalik po tayo dito sa file cap 522 na kung saan po ngayon buhay pa rin ang kanilang board pile hacking. Ngunit kung napapansin po ninyo, mayroon pong mga ilan-ilan na mga board pile na nakakumpleto na po at siguro within 2-3 days time ay kumpleto na po ito. At pagka once po na nakumpleto po yan mga Kariles, ay babalikan po natin at titignan po natin ang kanilang transaction preparation activity sa area ito o sa file cap nito. At yan nga po, babalikan na naman po natin susunod sa mga araw mga Kariles. Ito po mga Kariles, bumalik po tayo at ito po ang nakita nating activity. Ito po yung preparation ng Crestone na kung saan po ay ongoing po as of now. Yan po mga Kariles at ongoing po kanilang preparation ng Crestone at naglalagay na rin po sila ng side formworks kung saan po ay nakikita po ninyo. Yan pong may mga tao po riyan na gumagawa at continuous din po mga Kariles ang compaction ng Crestone yun para po ma-label nila at nasa tama pong elevation yung kanilang Crestone and then after that ay yung kanilang blinding na kung saan po pagkatapos po nito ng checking ng kanilang Crestone o yung preparation ng Crestone ay magkakaroon na po sila ng concrete casting para po dito sa blinding or yung main concrete. Once na na-check po yan ang ating surveyor ay continuous na po or approve na po yan para po sa kanilang casting of lean concrete na kung saan po ay yun po ang susunod na activity. So as of now mga ka-release, yan po ang ating activity rito at pagkatapos po ng kanilang lean concrete ay nagkakaroon na po sila ng reinforcement installation or bottom bar reinforcement installation. So yan po mga Kariles ang ating activity dito po sa pile cap cover dam type 522 na kung saan po ay ongoing po ang kanilang activity sa area ito. So yan po mga Kariles at hanggang dito na lang muna at kung bago pa lamang po kayo dito sa aking channel ay sana ay mag-subscribe kayo para po meron kayong updated video para po masubaybayan po ninyo at magkaroon po kayo ng latest update para po dito sa project na ito. Gaya na nasabi ko, ang project po ito ay dating project ng ating Presidente Duterte na siya pong marami po makikinabang sa proyekto ito. Ulan po ng taga Bulacan, Pampanga at Karatig Bayan ng Tarlac. So dito na lang muna mga ka-release and have a good day. I see you on my next video mga ka-release.